natin ng Mother's Day, no? Sigurado yung iba sa inyo eh nagpa-massage, lumabas kasama ang buong pamilya, no? Ako, nag-celebrate ako sa bahay lang kasama ng baby ko at ng husband ko kasi anniversary rin namin mag-jowa. So, ayun, sobrang excited ako para sa second episode natin. Kung hindi nyo napanood yung first episode natin, pinag-usapan namin kung ano yung freelancing, ano yung online jobs o mag-work from home, no? Para sa konting review, mga nanay, ang online freelancing o ang pag-home-based job, hindi ito yung tipong kailangan nyo magbayad para sahuran kayo. Hindi yung ganun. Kailangan lang ang gawin nyo magkaroon ng mga gamit. Kailangan ng computer, or laptop, kailangan ng internet, ng headset, no? At kailangan syempre ng internet connection. Importante yun, lalo na online job ito. So, pwede itong flexible o anytime pwedeng gawin. Pwede rin may fix na schedule, depende sa client kung anong oras man ang kanilang business hours. Pwedeng part-time, pwedeng full-time. So, iba-iba. Iba't ibang klase rin ng trabaho yung pwede nyong makuha or makita. May online teaching, may social media management, may virtual assistant. No? So, depende sa kung anong skills na meron kayo. Kaya importante na alam natin kung ano-ano yung mga skills na meron tayo, ano yung mga skills na pwede pa nating palawakin. At ayun na nga, mga mami. So, ngayon na alam na natin kung ano yung online job na yan at paano tayo makakapag-apply at kung anong mga dapat iwasan. Ngayon naman, i-share ko sa inyo kung ano yung naging experience ko sa aking freelancing journey, no? So, ikukwento ko sa inyo isa-isa. So, nagsimula po ako, mga mamis, bilang isang crew sa isang fast food chain habang nag-aaral. Pagkatapos noon, nagkaroon ako ng opportunity para mag-work sa call center. At ito po ay calls, no? So, ang ginawa ko, pagkatapos ko doon sa isang company, nag-desisyon ako na mag-work naman sa isa pang company na email na lang. So, mas madali na yung trabaho, lalo na mahirap dahil kakapanganak ko pa lang din. So, habang lumalaki yung anak ko, si Monkey, no, naisip ko na mag-work from home na kasi hindi ko na kaya siyang iwan. Ang nangyayari kasi, mga mamis, iniwan ko siya sa husband ko na nung mga panahon na yun, nag-work from home na. So, ini-encourage niya na talaga ako na mag-work from home na din. Pero ako kasi, parang feeling ko, baka hindi ko kayanin, baka mahirapan ako, baka hindi ako makakuha ng trabaho kaagad. So, ayun. Every night, kada papasok ako sa opisina, kailangan kong tumakas kasi baka makita ako ni baby. At every time na marirealize niya na wala na ako sa bahay, nakaalis na ako, umiiyak siya buong gabi. Sinisend sa akin ng daddy niya yung mga videos at photos ni baby na talagang malungkot dahil wala ako sa tabi niya, no? Kaya isang araw, napag-isipan ko na talaga na gumawa ng resume, gumawa ng cover letter, gawin yung profile ko sa isang online job site, no? At ayun na nga, hindi na nga nagiging maganda yung kalakaran or yung management sa opisina, no? Medyo nagiging shaky na yung company at nagiging mararamdaman mo na yung kaba dahil baka anytime soon pwede ka nang tanggalin sa company kasi nagsisimula na silang magtanggal ng mga empleyado. So, nag-decide na ako na sige na, ipagpapatuloy ko na tong pag-work from home ko. So, pagdating ko sa bahay, pag-uwi ko sa bahay, habang ginagawa ko yung profile ko kasi ang unang-unang step na kailangan po natin gawin, mga mamis, number one, mag-create ng profile. Pag sinabing profile, nandyan yung picture nyo, nandyan yung work experience nyo, lahat ng detalye tungkol sa inyo. So, kailangan nyo i-update yun para siyang online resume din na nakasave sa isang site. So, yun na nga yung mga
job sites. Merong iba't ibang job sites, hindi ko nababanggitin sa inyo, no? Pero pwede niyo akong i-follow sa Facebook. I-search niyo lang Maria Corina Cope. Meron akong listahan ng iba't ibang mga online job sites, mga recommended job sites na mas madaling makapaghanap ng online job. Okay? So dito sa online job site na to, mga mamis, pagkagawa ko pa lang ng profile ko, so in-update ko yung picture, in-update ko yung work experience ko, yung education, at iba't ibang details, no? I can still remember na midnight yon, madaling araw, nag-a-update ako ng lahat ng mga kailangan, no? Kinaumagahan, 6 a.m. or 7 a.m., biglang may nag-message sa akin na client or na employer kahit hindi pa ako nag-a-apply. So, sobrang excited ako, mga mamis, kasi sabi ko, this is my dream job. Ito na yun. Talagang nanginginig pa ako, kinakabahan ako na, hala, baka scam to or what? Pero pag-check ko sa profile, sa email, mga mamis, nakita ko na legit siya kasi nagbigay siya ng company. Chinek ko rin yung mga Facebook page na binigay niya, Instagram, pati rin yung Facebook profile niya, chinek ko rin para lang makasigurado ako na legit yun. At sobrang masaya ako kasi hanggang ngayon nagtatrabaho ako para sa kanya, no? At ang pinaka nakakatuwa pa ay halos times 2 siya ng sinasahod ko dati dito sa nakaraang trabaho ko sa corporate office ko. Kaya sabi ko, wow, napakagaling. Doble ng kinikita ko. Halos doble kasi ang kinikita ko kasi sa dati kong office eh 20,000. Yun yung pinaka-basic nila, no? And then ito na doble. Hindi ko kailangan mamasahin. Hindi ko kailangan mag-problema sa kakainin ko araw-araw. No, mauuwi ko ito ng buong buo. Kaya sabi ko, ito na talaga yun. This is it. Sabi ko, mga mamis. Kaya, simula nung nakuha ko yung email na yun na gusto akong invite for an interview, nireplyan ko kagad, mga mamis. And kinaumagahan for interview na ako. And then for exam, for written exam, hanggang sa makuha ng ako agad. And after 1 week, naipaso ko naman or na-i-recommend ko yung aking asawa kasi email support din siya, parehas kami, galing rin kami sa isang company. Doon tuwa sa amin yung client kasi pinakita talaga namin kung gaano kami ka-desidido at gaano kami ka-willing matulungan siya sa business niya, no? Kasi kasi napakaganda, napaka-dami na rin na outlet or branches yung business nila. So, ayun, sobrang nag-e-enjoy na ako, sobrang saya na ng naging trabaho ko sa kanila, no? Hanggang sa dumagdag ng dumagdag yung mga clients ko, dumami sila sa iba't ibang klase pa ng online job kasi naging virtual assistant din ako, no? Naging social media manager din ako. So, ayun yung mga naging trabaho ko hanggang sa, ayun na nga, nag-cater na rin ako ng online services para sa mga kapwa naman natin Pinoy. So, hindi na lang ako ngayon nagtatrabaho para sa mga foreign clients, pati na rin sa mga local clients. So, ganun yung naging freelancing journey ko, mga mamis. Hindi siya ganun ka naging madali kasi kailangan kong magpuyat dahil pang night shift ako at dahil sa multiple clients, dahil sa nag-handle ako ng iba't ibang mga projects, no? Kailangan kong pagpuyatan, kailangan kong matulog na lang talaga ng iilang oras na lang. Pinagtsagaan ko talaga siya hanggang sa ngayon na hawak ko na lang yung oras ko. Kaya sobrang thankful ako sa naging journey ko sa freelancing kasi dahil sa freelancing, ngayon nakapagpakasal kami ng butihin kong asawa. Makakabili na kami ng sarili naming bahay, ng sasakyan. At halos lahat ng mga gamit namin sa bahay, talagang lahat ng galing sa katas ng freelancing, no? And bukod doon, ang kinakatuwa ko rin sa unang client ko, no? Binigyan niya kami ng bonus na $100 bukod pa sa sinasahod namin. Binigyan niya kami ng pera pambili ng monitor, pambili ng
printer, pambili ng ultimo ng ink at papel, binigyan niya kami ng budget para wala na kaming gagastusin. Every month, meron siyang parang bonus na binibigay sa may pinaka maraming hit or pinaka may malaking emails na magagawa kada buwan. No? Kasi ngayon, aside from my husband, i-refer ko din yung tatlo pa sa mga kaibigan namin. No? Kaya sobrang blessing talaga yung pag-work from home. Lalong-lalo na ngayon na mas lumalaki pa yung anak ko. Nakikita ko siya na lumalaki at nakikita ko yung mga daily activities niya kahit nasa bahay lang ako. No? Ang importante doon ay natutulungan ko yung asawa ko sa mga gastusin sa bahay. Hindi lang siya yung nagtatrabaho sa dalawa sa amin. No? At dahil doon, mas naging close yung anak ko sa akin. Hindi ko na siya kailangan pang iwan sa kahit saan ako pumunta. Lagi ko siyang kasama. May mga instances na bumunta kami sa farm, doon ako nag-work. Sa mga dagat, sa beaches, para din kami mag-work. Basta merong wifi, nadadala ko yung trabaho ko, nadadala ko yung anak ko, yung buong pamilya ko. No? So, ganun yung benefits ng pagpatrabaho online. Kaya kung ako sa inyo mga mamis, nag-igin na simulan natin ngayon pa lang yung pagtatrabaho online. Kasi napakaganda, hindi lang para sa atin ng mga nanay na gusto pa rin kahit papaano eh magkaroon ng career. Magkaroon ng chance para makapag-ipon, magkaroon ng ambag sa gastusin ng pamilya, ng buong pamilya. So kung kayo yung nanay na naghahanap ng pagkakakitaan online ng home-based job, no, mga mamis, ito na yung chance natin para gawin yun. Pwede nyo akong i-check or hanapin online. Hanapin nyo lang Maria Colina Cope. Pwede rin kayong sumali sa community or sa Facebook group na ginawa ko. It's Filipina Home-based Moms. Nandun lahat ng mga kailangan natin gawin. Yung iba't ibang guidelines, videos na dapat nyo matutunan. Makikilala nyo rin dito yung iba't ibang mga mommy members, mga work-at-home moms rin na nagtutulong-tulungan para magkatrabaho ang bawat isa at magkaroon ng pinapangarap nilang online job, no? So, sa mga susunod natin ng mga discussion na episode, mga mamis, pag-uusapan naman natin kung magkano yung kinikita ng isang work-at-home mom, ano-ano yung mga trabahong pwedeng makuha, no? At marami pang iba. Abangan nyo lang po ang Buhay Nanay dito sa STV Channel every 8 a.m. ng umaga. So again, maraming salamat mga mamis. Happy Mother's Day sa inyong lahat at mabuhay tayong mga nanay. Bye-bye!